Tumayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoniyat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mo sa aming kalobay manuot ang pag-ibig sa iyong alang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Namatay siya para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Halleluya, 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 halleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayin rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtakas sila sa kanyang pagtuturo. Sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya na malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan. At sa harapan ng lahat, ang tao ay inilugmok ng demonyo at iniwan na hindi malamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila.
At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good night. Ulitin natin. Magandang umaga sa inyo. Alam nyo, pag nasa Panginoon ka, mabuting balita pa lang, masaya na tayo. Dahil ang sabi ko, pagbasa sa mabuting balita. Pag mabuti ang balita, masaya kagad tayo. Sapagkat pag sinabi kong pagbasa sa masamang balita, paniguradong malulungkot ka. At nandito tayo para makinig sa mabuting balita. At ang mabuting balita na yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil makikinig ka sa mabuting balita, dapat may saya ang puso mo. Kahit sinong tao naman, di ba? Pag may dumating sa inyo at sinabing may dala akong mabuting balita, hindi pa nasasabi, nakangiti ka na. Kaya ngayon sa misa, ano sabi ko? Pagbasa sa mabuting balita. Dahil mabuti ang balita, maligaya tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ulitin natin. Good morning! Pakibati nyo ngayon, mga katabi nyo. Siyempre, may ngiti. Alam nyo, dati nagtuturo ako sa kolehiyo. At nung nagtuturo ako sa kolehiyo, iba-iba yung estudyante, tinanong ko rin sila nung nagtuturo ako ng teolohiya. Ang sabi ko, sino si Jesus? At sabi ng isang estudyante, tinanong ko siya, nagtaas ng kamay, siya po ang tinapay. Ha? Sabi ko sa kanya, ano course mo? BS Nutrition. Kaya pala tinapay. Taas ulit na isang kamay. Ikaw, sino si Jesus? Si Jesus po ang kagalingan. Very good. Ano course mo? BS Nursing. Kaya pala. Ikaw, ano si Jesus? Sabi na isang bata ko, estudyante, siya po ang power, ang kapangyarihan, ang lakas. Very good. Ano course mo? BS Electrical Engineer. Kaya power. Sabi ko, ang gagaling nyo ah. Ikaw, ano course mo? BS, ano po yung sa structure, ano tawag natin doon? Architecture. Sige. Sino sa'yo si Jesus? Siya po ang pundasyon at kataasan. Ay ikaw, tinawag kay isang bata. Sino si Jesus? Siya po ang prophet. Ha? Siya po ang prophet. Ha? Siya po ang prophet. Anong prophet? Ano course mo? Business po. Bachelor of Science in Business Administration. Ay, kaya pala, prophet. Imbis na propeta, prophet. Sabi niya, prophet. Sa'yo, sino si Jesus? Sa ebanghelyo natin, mapansin nyo, ultimo demonyo, kilala si Jesus. Ikaw ang Diyos, ang kataas-taasan. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw, si Jesus Nazareno. Ano ibig mo sa aming gawin? Bakit ka naririto? Ano sabi ni Jesus? Tumigil ka. At ano ang pinapakita ni Jesus? Ang kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya kanina sabi ko sa inyo, naghahayag tayo ng mabuting balita. At ang balita na yan ay salita ni Jesus. Kaya dahil sa salita pa lang ni Jesus, masaya na tayo. Dahil may kapangyarihan ng salita ni Jesus. Pag sinabi kanyang gagaling ka, gagaling ka. Wala nang cheche-bureche. Kaya ngayon yung pananampalataya natin, pag sinabi ng Diyos na tutulungan tayo, walang cheche-bureche. Sapagkat makapangyarihan
ang kanyang salita. Kung ang diablo kilala si Jesus, kilalang kilala, huwag mong kalilimutan na kilala ka rin ng diablo. Alam ng diablo kung saan ka mahina at kung saan ka malakas. At hindi ka tutuksoy ng diablo kung saan ka magaling, kung saan ka malakas. Tutuksohin ka niya kung saan ka pinakamahina. Meron kwento yung aking kaklase. Dahil yung magsasaka, medyo kuripot. Sabi nyo nga, kuripot. Sabi nyo malakas, kuripot. Lakas nyo. Sabi mo sa katabi mo. Mahirap sabihin, di ba? Kuripot. Medyo kuripot, yun ang kanyang kahinaan. Dumating ang diablo. Nakatingin sa magsasakang kuripot. Maya-maya, merong lumapit na pulubi sa kuripot. Sabi ng diablo, huwag mong bibigyan yan. Huwag mong bibigyan yan. Masasanay yan. Hihingan ka ng hihingan yan. Kaya huwag mo siyang bibigyan. Huwag mo siyang sisimulang bigyan. Dahil lalapitan kanya ng lalapitan. Pero itong kuripot, sabi niya dun sa pulubi, ano po ba gusto nyo? Bigyan mo nga ako ng bigas. Sabi ulit ng diablo, sige nga, nilapitan mo na siya. Bibigyan mong bigas. Isang baso lang, isang tasa. Konti lang ang bibigay mo. Konti lang ang bibigay mo. Pumasok ngayon yung magsasaka. Kumukuha ng bigas. Sabi ulit ng diablo, bakit mo kinukuha yung masarap na bigas? Ibigay mo sa kanya yung pinakawalang kwentang bigas. Yung mga pinagtahipa na lang, yun ang ibigay mo. Masasana yan, masasana yan. Pero yung kuripot, tinignan niya yung bigas, walang sabi-sabi, kinuha niya yung kalahating sako. Magandang bigas, binigay sa pulubi. Sabi ngayon niya dun sa diablo, pag hindi mo ko tinigilang tuksuhin, pag hindi mo ko tinigilan, ibibigay ko kalahati ng aking magandang ani. Tantanan mo ko, pag hindi mo ko tinantanan, mas gagawin ko ang mas maganda. Tapos ang kwento. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may kahinaan. At doon tayo titirahin ng diablo. Pero lahat tayo may Diyos. Lahat tayong naririto may kakayahang lumaban sa mali. Lahat tayong naririto alam ang tama at mali. Lahat tayong naririto may kakayahang labanan ang diablo. At malalabanan mo lang ang tukso ng diablo kapag hinihigitan mo ang kanyang tukso. Tulad ng ginamit ko kuripot kasi kapintasan niya nga kuripot. Pero sa kabila ng kanyang pagiging kuripot, dahil yun ang kahinaan niya, dun siya tinitira ng diablo, napaglabanan niya ang diablo. Yung kapintasan niya, ginamit niya, naangatan ang diablo. Kuripot man siya, pinaglabanan niya yun. Tayo rin. Ako, ikaw. May mga kapintasan tayo. May kahinaan tayo. Doon tayo kukunin ang diablo. Pero may kakayahan tayong labanan siya. Dahil makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Akala mo lang hindi mo kayang maging mabuti. Akala mo lang yun. Pero kung hahayaan mo ang Diyos, ang Panginoon natin, si Ampoong Jesus Nazareno,
ang kumilos sa'yo, walang laban sa'yo ang masamang espiritu. Talo mo siya dahil meron kang Diyos na kinakapitan. Kaya sa ating pagninilay ngayong umaga, kilala ng Diablo si Jesus. Kilala ng Diablo kung sino tayo. Pero hindi kaya ng Diablo kunin ang puso natin, sapagkat ang puso mo, puso ko, matagal na nating inalay sa poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Matagal mo nang inalay ang sarili mo sa Diyos. Matagal ka nang sa Diyos. Kaya makapangyarihan ng Diyos na umiibabaw sa iyo. Walang Diablo, walang masamang espiritu ang gagapi sa iyo. Walang kasalanan, walang mali ang magtutumba sa iyo na hindi mo kayang tumayo. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin maging mabuti. Kaya natin tumindig para sa Panginoong ating Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Maging masaya ka. Kaya mo ang Diablo. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin na mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Isang Diyos na isang banal na Diyos, basbasan mo kami. Pakiulit po natin. Isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang masamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap, manalangin tayo. Isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Isang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali, time-time po nating ilapit sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang ating mga pasasalamat, ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa naguumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hmm.
ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang banal na paghahain, ay lagi nawang magdulot na iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob na iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya tayong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman umatapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pag-abuhay na iyong anak.
Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang puso na si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ni Anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at hiyadiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami hadiya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Announcement. Ang lahat po ay inanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos.
sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong anak ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.